At siguro kahit naman ako nung time na yun, kukwestiyonin ko rin yung leader. Ngayon, nandito tayo sa Split Rock o Horeb, kung saan isa sa mga landmark sa Bible na nagkaroon ng Himala. Dahil sino nga bang mag-aakala na sa lugar na to na isang disyerto, magkakaroon ng tubig. Kasi yung mga Israelita from Egypt ay tumakas. At isa ito sa mga lugar na kanilang nilakaran at sa sobrang uhaw. At wala na nga silang mainom na tubig sa paghihimala ng Diyos. Ayan, makikita natin yung Split Rock o Horeb na nagkaroon ng isang himala at nagkaroon ng tubig na nagamit ng mga Israelita para sila ay makasurvive noong time ng Exodus. Ano pong masasabi nyo, kabayan? Isa ako sa mga wala akong religion. Oo. So wala akong idea pagdating sa mga ganyan. Yung lumaki ka kasi na parang kasi nga separated ako sa family members ko, ayan. Lumaki ako na nakikita sa ibang tao. So hindi ganun na develop yung parang learnings ko regarding sa mga Bible. Mm-hmm. Kanya nag-focus ako sa pag-aaral. Though nung first year college ako, nag-aaral ako sa meron kaming Bible subject. Pero as in hindi ko ma-absorb kasi wala talaga akong idea. So, ito, nakaka-amin siya kasi imaginein mo yung mga kaganapan nung nakaraan, yung history natin. Ito na, nandito, pinupunta na natin siya ngayon. So, ngayon, si Kuya, na nandoon, makikinig tayo mamaya kung ano po yung sasabihin niya regarding kung ano yung nangyari dito sa lugar na to. Ito yung daan. Tayo ay aakyat papunta sa Split Rock. That there is miracle happening in this place. So when he hit the rock, it split it in two halves. Yes, yes. Then yes. The water came from flowing, in between. Yes, that's yeah. From in between. Yeah, in between. Ayun. Kuya, ano nga, ito ay isang buo siyang bato dati. Yes. Tapos? Ano kasi, nagagalit na sila kay Moises. Mm-hmm. Dahil, labas nila dito, ginutom sila. Wala pa yun. Kaya, ano na rin nila ng test na rin sa kanilang belief, no? Ang ano lang naman ang Panginoon, nasabihan lang yung bato para may tubig na mag-comes out. Kaso sa galit ni Moses, hinampas niya, kaya nabiyag, tapos lumabas yung tubig. Ayan o, makikita nyo rito, iba yung normal na bato dito sa disyerto sa bato
na parang nadaluyan ng tubig nung sinaunang panahon na yon. So ayun na, makikita mo pa dyan na may mga kumikislap-kislap pa dyan. So ayun po yung ating sasakyan. At ganun din kalayo yung ating nilakad. Pupunta rito sa Horeb, sa split track. Pero sulit naman. Ang totoo, hindi ko nakakaramdam ng pagod sa travel na to. Kasi parang na-amaze ako na nakita ko, kahit hindi ko maranasan dahil wala ako ng time na yun, pero nakita ko yung patotoo na kung ano yung nasa Bible. Ito, ito siya. At kagaya din kanina, yung pillars, na amaze ako doon. Yun doon sa altar ni Moises and 12 pillars. Sana mas mapangalagaan at mas marami pang mga tao ang makapunta rito to witness at magpatunay na nangyari talaga yun nasa Bible. And to think na nung time na yun talagang uhaw na sila. At siguro kahit naman ako nung time na yun, kukwestiyonin ko rin yung leader. Siguro kukwestiyonin ko rin si God kung bakit na, bakit ginagawa to sa amin. Siguro that's the normal thing na mangyayari sa'yo pag masyado ka ng problemado sa buhay. Pero napakabait ni God na naghimala pa rin siya na may miracle after all of these things. Na parang ito, pandemic, masyado tayo napanghihinaan, nawawala na tayo ng lakas, nawawala na tayo ng tiwala sa sarili natin, sa Diyos, nawawala na tayo ng tiwala sa Kanya. Pero kapit lang talaga, kasi may miracle na mangyayari. Palakasin lang natin yung ating sarili, yung ating takot sa Diyos. Wow, hindi ako ganito ka spiritual or ka devoted sa paniniwala ko, pero you know, no, nakikita mo na meron talaga, na minsan you question yourself, na totoo ba na nangyari to? Meron ba talagang ganyan? Or baka gawa-gawa lang yung mga nakasulat sa Biblia? Pero eto, nakita natin, nakatayo sa likod ko. Amazing. Amazing talaga. So God is real, and walang ibang magbibigay sa atin ng himala kundi siya. So panghawakan natin yung sinabi niya as long na patuloy tayong lalapit sa kanya. Yun lang yung vlog. Naging ano na ako, naging spiritual na ako ngayon time na to. Kasi nakaka-amaze talaga. Ma-amaze ka sa mga nakikita mo, and you don't expect na nandito siya talaga sa Saudi Arabia. Sana lang hindi pagdamutan yung mga taong gustong makakita ng gantong klaseng landmark dito sa Saudi Arabia. 2 hours po yung ating travel from Mount Sinai, dun sa paanan ng Mount Sinai hanggang dito. 2 hours po yung ating travel. And sulit naman, matagtag, bako-bako, batuhan, and hindi siya kalsada, rough road talaga siya. At ayun na yung ating mga kasama. Pero okay lang. Iba, kakaiba yung experience talaga. Astig. Kasi nga, dito sa Sony TV, laging kasama ka. Ayan, thank you for watching this vlog, and I hope nagustuhan nyo to. Kung meron kayong comments, suggestion, kung saan tayo pupunta. Ayan, hinihingal na tayo kasi walang tubig pa. Unless humingi tayo ng tubig doon for a miracle. So ayan, so hanggang dito muna itong ating vlog, kasi marami pa tayong pupuntahan at marami pa tayong adventures na may experience dito sa Northern Saudi Arabia, sa Northern Region. Ayan, dito na lang muna to. Thank you for watching my vlog. Please don't forget to subscribe, at dito sa Sony TV, laging kasama ka. Bye bye! Welcome to another bump ride of the lifetime! Yeah.